Habang kumakain kami ng lunch, sabi ni Amo gusto niya kumain ng roast chicken with vegetable. So kaya naman ito, nag-rush na ako. Nilabas ko po yung manok agad-agad, eh frozen siya. Anong oras na ngayon? Alas 12. So kailangan ko itong mapalambot ng gusto, kaya naman talaga pinaliguan ko na siya sa tubig. Kasi bago nito, pagkalinis ko po, ibabad ko po muna siya sa buttermilk. Ayan, kasi nga po ito ay organic chicken. Ito po ay yung chicken na talagang sagana, no, sa pamamasyal sa bukid. Kaya ibabad muna natin siya sa buttermilk. At pagkatapos po nun, iaalis pa ako, pupunta pa ako ng bangko. Nag-expired na po kasi yung aking account. Kahapon, galing ako ng baking supplies. Nung magbabayad na po ako gamit ko ang aking debit card, ay nag-failed po. Ayun, na-hold ako doon sa may shop ng baking supplies. Tinawagan ko si amo ko, tumingi ako ng tulong. Ayun, sinundo nila ako at sila munang nagbayad. Ayan, tapos na po natin hugasan ng ating manok. Ibabad na po muna natin ito sa buttermilk na aking ginawa. So, bali po, wala kaming full cream milk. Kaya naman, meron akong powder milk na binili nga kahapon sa baking supplies. Yun na lang po ang ginamit ko. Nag-add po ko dito ng 2 tablespoons ng vinegar. So, yan po, ibabad po muna natin ng 2 hours. Well, hindi pa po ako nito aalis. Hihintayin ko pa po yung 2 hours nito. Pagkatapos po kasi nyan, doon pa lang natin siya may mamarinate. At doon pa lang din ako talaga aalis para naman wala na akong problema kung magtagal pa ako sa bangko. Takpan po natin ng cling wrapper para hindi mag-contaminate. Kumbaga, hindi madapuan ng mga insekto, lalo na ang langaw na pwedeng magka-contaminate doon sa ating pagkain. So ayan, so 2 hours po yan natin hihintayin. Ay, bago ko nga pala makalimutan, lovely people, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakishare na rin po. At pakihit po ng ating bell icon para lagi kang notify sa aking mga susunod pa na videos. So ito naman, lovely people, ito yung ating ipang-marinate sa ating manok mamaya. Ayan, bulol na naman ako. Sana po yung maintindihan nyo, gawa na meron po talagang diferensya yung aking lalamunan. So ito nga po yung ating ipang mamarinate mamaya. So ito po ay soy sauce, dark soy sauce. Ayan, meron pong anong tawag din ni uy, paprika, tapos ano, ito yung ground ano, white pepper, kasi wala akong black pepper, at saka po yung thyme. At saka yung isa po is yung golden syrup. Ito po yung ginagamit ko sa aking baking. So yun, gagamitin ko rin dito sa pagmarinate ng ating manok. Dahil marami kaming honey. Pero ayaw ni among babae ipagamit kasi daw po imahal yun. Kasi nga po is puro talaga siya. Grabe, puro daw o. Raw na raw po talaga yon, organic na honey. Ano ba yan? Sorry naman po, talagang aking lalamunan ay talagang aywan, Makati na eh. Hindi ko talaga maintindihan, nag-humps po talaga yung aking salita. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung ako ay bulol-bulol. Ayan, natapos na pala ang 2 hours. Sinugasan ko po muna ang ating manok. Inalis ko yung buttermilk, syempre. At pagkatapos po nyan, pupunasan ko po siya ng towel paper para matuyo. At ako naman ay gagamit dito ng meat tenderizer para talaga pumasok sa laman-laman yung ating imamarinate mamaya, para talaga mas masarap yung ating manok. So ayan, punasan lang po natin para naman hindi siya watery mamaya pagka tayo na inagmarinate talaga. So ayan, gamitan po natin ng meat tenderizer. Ayan, talaga naman ako yung nabubulol eh. Pasensya na po talaga, ano. Parang kailangan kong bumalik nito sa grade school ah. Kaya naman ginamitan ko ito ng meat tenderizer po. Kasi nga ito ay organic na manok. Ito po yung mga manok na hindi kinukulong sa loob ng kulungan. Talaga ito po ay talagang malayang nakakagala sa buong ano, bukirin. Eh kapag ka ganun po, grabe yung mga hitan lang nakaka-exercise. Medyo matigas po yung ating manok pagka ganun.
Kaya naman na binabad ko rin muna siya sa buttermilk ng 2 hours bago ko talaga siya i-marinate. So ito na nga po, ilalagay na natin yung ating mga sangkap sa ating marinate. So dito po, lovely people, syempre iba-iba naman tayo ng pagtitimpla, diba? Iba yung timpla nyo, iba yung timpla ko. So iba-iba yung ano natin, pero ito po, sigurado po to, lovely people, sobrang napakasarap po talaga. Pwede nyo siyang isama sa mga lulutuin nyo, lalo na pag may mga catering, may mga okasyon. So ang sarap po nito, promise. At pagkatapos po nito, ilalagay ko na po ito muna sa ref para po doon na siya hanggang mamaya, mga 5 o'clock ko na po siya ilalabas bago ko siya i-oven na. So after po nito, aalis na ako. Mag-aayos naman ako konti, syempre dahil amoy manok ako. Pupunta ako ng bangko eh, baka maamoy naman nila ako. Dito naman po, lovely people, hinahanda ko na po yung aking ibabrush mamaya sa ating manok bago ko siya isalang sa oven. So naglagay lang po ako dito ng soy sauce, dark soy sauce po, chili sauce, at saka po yung ating golden syrup pinagsama sa ama. Ito rin po yung mga ano kanina na ginamit ko sa talaga sa pagmarinate. So ito rin po yung gagamitin natin sa pagbrush mamaya. Prepare ko na po talaga lahat bago ako umalis para mamaya hindi naman rushing. Pagkatapos po nito, tatakpan ko syempre para at least okay na lahat, diba? So at least kahit tumagal ako sa bangko, okay lang. So ayan, ito lang po yung aking vegetable, yung kalabasa at yung carrots. At naglagay din po ako ng garlic dahil wala kaming white onion at wala rin kaming celery. So okay na po yan. So tapos na tayo mag-marinate. Naka-preheat na po yung aking oven ng 200 degrees Celsius. So, ayan, start na po tayo. I-ate na ang hayusin sa kanyang tray. So, tray po yung gagamitin ko kasi medyo marami. Yung po kasi yung lutuan talaga ng ating roast chicken is maliit kasi may mga gulay nga tayo. So, hindi po magkakasya. Masyado po silang magsisiksikan. Pangit po pagka ganun. Then, ilatag na natin yung ating manok. So ginayat ko po talaga ng apat na hiwa kasi para mamaya pagluto na hindi na po mahirap. Sabi nga ni Amo, hiwain ko na raw para mamaya diretso na pagkakain dahil nahirapan nga silang mag-cut pa. At ayaw din naman nila yung sa buong manok ay doon pa talaga kukuha-kuha, parang kumukurot-kurot. So ayaw ni Amo nung ganun. At saka ayaw din niya nung pagka after na maluto is doon pa ako maghahati. Minsan kasi masyado daw matagal, ayun. So, para mas madali, ayan, hinatin na natin. And then, i-bake lang po natin ito ng 35 to 45 minutes. So, ganun lang po ang katagal yung ating ano kasi po masyado na pong malambot yung ating manok. So, hindi na natin kailangan patagalin pa. So, at least 35 lang po, 35 minutes ngayon. Huwag ko lang sana makalimutan kasi minsan nakakalimutan ko pag may mga ginagawa pa akong ibang bagay. So, umaabot po siya ng 45 minutes. So ayan, okay na po siya. Pwede na po natin isalang sa ating na-preheat na oven. So na-preheat ko po yung ating oven ng 10 minutes. So para po talaga mainit na bago po natin isalang ito. Ready na po ang ating roast chicken with vegetable. At ililipat ko naman po siya sa plato. So kunwari lang mag-plating ako pero hindi man po talaga ako marunong sa plating. Ililipat ko lang po kasi kukunin ko po yung pinakasabaw nito. At yun naman po yung gagawin nating sauce. So kailangan ko muna siya mapalapot kaya lulutuin ko muna. So ayan, dahan-dahan lang po natin siyang ilipat. Kasi medyo malampot po talaga yung ating gulay.
Napasobra po yung aking oras, sabi ko na nga ba eh, makakalimutan ko kasi po nung pagkasalan ko nito, ako naman po may ginagawa rin yung order po sa aking dummy cake. So ang hirap talaga pag pinagsasabay yung trabaho. Wala na po kasi akong oras eh, kailangan ko ma-deliver yung kanyang order ngayong week na ito. So kaya po habang naghihintay ako na nakasala niya at wala naman po akong ibang gagawin na, so ginagawa ko na po yung aking dummy cake na order. So dummy cake po kasi ayaw niya ng totoong cake dahil po bibitbitin niya ng malayo eh masisira daw. So kumbaga pipicturean lang niya. Natapos na rin po ang aking plating. So, thank you for watching, lovely people. Thank you for watching my cooking videos. I hope you enjoy po. Enjoy baking lang po tayo. Enjoy cooking. Enjoy lang po natin ang lahat ng ating mga ginagawa. At lagi lang po tayong good vibes para po ang blessing ay lagi pong pumapasok sa atin. So, wag po tayong maging negative lagi. So, kailangan positive po but not in COVID. So, thank you po. God bless po sa ating lahat. Bye. Love you all.